legit, pulido nga ang pagkakagawa. Meron tayo ditong tint meter, i-measure natin yung heat rejection ng all tint natin from Casa and Nano Ceramic Tint. Premium quality tint na pasok sa budget. Meron din sila mga car accessories, so magtanong tayo kung magkakano. Ipakita nyo lang yung subscription nyo na subscriber kayo na Team Ogad Vlogs for more discounts. Based sa paghahanap ko, ito na yung pinakamura and magaganda yung review na Nano Ceramic Tint Installation. Guys, meron siyang dedicated tint room, hindi lang siya basta-basta tabing kalsada para maiwasan yung alikabok, yung mga dust na pwedeng kumapit sa tint upon installation. Welcome back sa aming YouTube channel. So, I'm Daddy O. For today's vlog, magpapakabit tayo ng tint ni Cheetos. And hindi lang ito basta-basta tint, kundi Nano Ceramic Tint. Kung kapareho namin kayo na hindi satisfied sa free tint ng Casa or luma na yung tint nyo, keep on watching. Kung mahilig kayo sa shopping vlogs or tipid tips at car accessories, perfect sa inyo ang channel na to. Kaya hit nyo na yung subscribe button and bell icon para updated kayo sa mga bago naming video. Kung sa tingin nyo na helpful and informative itong video na ito, hit the like button and comment down below for requests and suggestions. Sobrang nabibilad itong dashboard kasi nga 1/4 lang na tint yung kinabit sa windshield. So balak namin itong ipa-full and nakikita nyo naman naka number 4 na yung aircon. Pero sobrang init pa din. Ang sayang naman yung kinis ni Mami O. Nabibirad lang sa araw. Kapag naka-park kami, lagi namin nilalagay ito kasi sobrang init talaga. Hindi namin kaya. Hindi talaga effective yung free na tint ng Casa. So ayan, nandito na tayo sa kiray ng Nano Ceramic Tint. So palagyan natin ng tint ni Cheetos. So ipapakabit namin is itong super dark, 99% heat rejection, 15% visual light transmission, and 95% infrared rejection, and sa ultraviolet rejection, 99%. It's up to you naman kung ano yung preferred nyo kasi merong clear series at meron ding dark series kung gusto nyo yung mas clear or gusto nyo yung darker tulad namin. Bali, ito yung pinakabit naming tint sa Casa. Okay siya for privacy, pero for heat rejection, negative. So, ayan, tignan nyo. Kung makikita nyo dito, ayan, pagos pa din yung araw, hindi talaga siya advisable, lalo dito sa Pilipinas, and lalo ngayong summer, sobrang init. Ang kinaganda pa dito sa Carina is meron siyang dedicated tint room. Hindi lang siya basta-basta tabing kalsada, para maiwasan yung alikabok, yung mga dust na pwedeng kumapit sa tint upon installation. Ayan, bali ito yung kinabit na tint sa Casa. So may mga bubble siya. Ayan, hindi lang ganong halata sa camera. Hindi lang makuha ng camera, pero may mga bubbles siya. So paikot yan. So yan yung gusto naming malis, kaya gusto rin namin magpapalit ng tint. Nano Ceramic Tint. Nasa process na tayo, natatanggalin yung lumang tint. So, nilagyan nila ng solution para madaling bakbakin. Ayan, so ginagawa nila yung process na yon para maiwasan yung pagkasira ng defogger. So, talagang kailangan talaga ng magaling na skills sa pagkakabit ng tint. Meron tayo ditong tint meter, i-measure natin yung heat rejection ng old tint natin na free from Casa and bago nating tint from Kirena Nano Ceramic Tint. Magti-tint meter tayo, dito natin makikita yung heat rejection ng tint natin. So ito yung free sa Casa, so naglalaro siya ng 8 to 9, so yun yung capacity niya to reject heat, sobrang baba. And itry naman natin yung sa Kirena na Nano Ceramic Tint. Ayan, kung makikita nyo, 99.4% heat rejection sa super dark series ng Nano Ceramic Tint ng Kirena. Bali, ito na yung clear. Ito na yung walang tint na expander cross ni Cheetos. So, pogi rin naman, kaya lang, mainit lang talaga. So, kailangan talaga natin magpakabit ng Nano Ceramic Tint.
Bali nilalagyan nila ng cover kasi gumagamit sila ng water, gumagamit sila ng liquid para maiwasan ding mabasa yung mga wirings dyan, yung mga gadgets, yung mga accessories. Bumili at nagpakabit kami ng mga accessories ni Chito sa Banawe. Kung di nyo pa napapanood yung video na yon, ilalagay na lang namin yung link sa description box. Bali, nagsusukat na sila ng tint. Pinapattern nila para kapag nilapat sa likod, perfect na perfect, 100% sakto. Bago nila ikabit, nililinis muna nilang mabuti yung salamin to make sure na walang alikabok, walang mga dust, walang mga parang mga balahibo na pwedeng kumapit sa tint. Lahat ng salamin, ang pinakabit na namin is super dark dahil si Mami O ay super white. Bali, ang ginagawa na nila is pinapattern na nila yung tint sa salamin. Gumagamit pa sila ng tools para talagang lumapat and para maiwasan yung misalignment. Sa pagpapakabit ng tint, critical talaga yung sa likod kasi meron dyang defogger. Eh, nasa installer talaga kung paano niya maiwasan yung pagkasira ng defogger. Kung luma na yung tint nyo sa likod or years na, baka it's time na para palitan. Kasi minsan ang nagiging issue is dumidikit na yung tint sa defogger. Imbis na magpalit ka ng salamin, mas mura yung magpapalit ka ng tint eh. Ginagamitan pa nila ng flashlight para talagang kitang-kita nila yung linya. Para align na align talaga sa salamin. Gumagamit sila ng palette para hanggang loob pasok yung tint. Para walang maiiwang bakas ng salamin. Hindi lang isa or dalawa, tatlo yung gumagawa sa kanila. Kuya, ano yung tinatanggal nyo? Yan po yung lining ng tint, sir. Lining ng tint? Opo. Ah, parang protective niya kapag bago. Yes, sir. Tsaka ano yun, sir? Yan yung... Ano yung para sa ano kasi? May adhesive yung tint. Kaya kailangan po ng ganyan. Okay. Parang screen protector pala, no? Opo. May adhesive siya. May adhesive. Ayan, after i-pattern, niroroll yun nila and ready na ipasok sa loob and dun ikakabit. Kinaganda pa dito sa Kirena is skilled and experienced yung mga gumagawa. More than 5 years experience, kaya talagang kampante ako sa kalalabasan ng tint ni Chitos. After nila sa labas, so ayan, sa loob na sila. Final touch para ikabit yung tint. Tulad nga nung sinabi ko, gumagamit sila ng liquid para linisin talaga yung windshield. Buti na lang meron silang microfiber cloth para tagasalan ng tubig kasi delikado yan eh. Delikado yan sa mga accessories and mga wiring sa loob. Ililinisan nilang mabuti yung salamin para talagang kapag kumapit, walang maiiwang dumi, walang maiiwang liquid. Importante talaga yan para maiwasan yung bubbles. Yan na, kinakabit na yung tint. Nilalapat na yung tint and gumagamit ulit sila ng palette para talagang lapat na lapat. Kinaganda dito is 12 years warranty and pag nagpakabit ka ng RFID dito, hindi magiging issue. Perfect din to kasi no cell signal interference. Saktong-sakto kay Mami O kasi lagi siya online, active siya online and kailangan talaga namin ng strong signal. Time check, it's 11:30. Nagsimula kami ng 9:30 and umabot daw to ng 2 to 3 hours. Ito yung walang tint and ito yung super black. Wow! Halos wala ka nang makita sa loob. And ito, kita mo yung loob. Magulo. After a month, babalikan namin kayo for feedback and kung ano ba yung experience namin sa Kirena Nano Ceramic Tint. Legit, pulido nga ang pagkakagawa.
based sa paghahanap ko, ito na yung pinakamura and magaganda yung review na Nano Ceramic Tint Installation. Premium quality tint na pasok sa budget. Bali, kasama natin yung owner, si Miss Jean. So, say hi, Miss Jean, sa video. Hi, Miss Jean! Natanungin lang po namin kayo sa pricing ng Nano Ceramic Tint. So, for sedan po ba, how much? Nasa 5.5 po pag small sedan. Ayun, pag small sedan, 5,500. Kapag mga ganito MPV? 6,500 po. 6,500. Eh, yung mga malalaki po? Pagka mga, for example, Fortuner, mga nasa 7,000. 7,000 for Fortuner. So, may discount po ba kapag Team Oget subscriber? Yes po. Less 500 po ang bibigay natin. Yay! Less 500 discount for subscriber. So, visit nyo na to, Kireyna Nano Ceramic Tint. At ayan nga si Chito. So meron na siyang Nano Ceramic Tint. So 'di ba? At ang kinaganda nga dito is meron silang dedicated room para gawin yung tint installation, hindi lang basta nasa kalsada. Sila rin ang owner ng JDM Garage Manila. So ilalagay namin yung link sa description box. So feel free na i-message sila for inquiries. In addition sa Kireyna Nano Ceramic Tint, meron din sila ditong other services na ino-offer under JDM Garage Manila naman. So yan, meron silang Optima LED, body kits, carbon fiber, ultra racing bars, Orson shields, K&N filters, headlight retrofit, window tint, odor defogging, and car accessories. So feel free na i-message sila sa kanilang Facebook page at lahat ng link na yan ilalagay namin sa description box. Dito, meron din sila mga car accessories. So magtanong tayo kung magkakano. So dito ako unang nagandahan yung mga cover ng key. So for Honda yan. So magkano po siya? 750 po. So 750, carbon na yung cover ng key nyo. Pogi. Meron din silang Honda emblem. So with steering wheel na rin, logo 2,500, comes in red and black. Meron din silang high flow air filter for all models as low as 5,000 pesos. To gusto ko rin to, muffler Akrapovic, compatible siya sa lahat ng model dahil na-adjust siya. 2,500. Pogi na 'yung tambucho mo and free installation. At meron din silang PIAA na horn. 2,000 pesos, free installation. Kerr? Ito parang kailangan ko yata to, kasi minsan nawawala si Daddy O. So, itrack natin si Daddy O. Magkano po yung ganito? 3,500. Tayo dyan. So, customizable, LED light, 20,000, free installation na po yun. Free installation. So, ito pa yung isang design. Ito po, Gito, new release. Fog light ng Honda City. Ayan, and this is 5,500. Meron din ditong pamorma ng Honda City rear bumper light. 4,500 lang, ayan. LED light for fog light, 2,500. Angel eye. Ayan, nagdi-dechrome din sila, dechroming services. How much normally pricing nyo for dechroming services? Price starts at 2,000 pesos. Front grill na yun for dechroming services. I-visit nyo na lang yung JDM Garage Manila. The more accessories kayong bibilhin, the more services kayong i-avail, the bigger the discount. Ipakita nyo lang yung subscription nyo. Pakita nyo yung subscriber kayo ng Team Oget Vlogs for more discounts. Ayan, tapos na. Papakita namin sa inyo kung ano ba yung difference ng regular tint versus Nano Ceramic Tint. So, yun na nga po, no? Ano ba yan ang ingay? Time check, 12:40 PM. Natapos kami ng 12:15 PM. And feeling ko sa loob, around 5 to 6 PM ng hapon. Kasi hindi ganun kainit and malamig. Ngayon ko nararamdaman yung aircon. Perfecto, lalo na sa mga naglo-long ride or nasa kalsada ng tanghaling tapat. Talagang value for the money, sulit ang gastos. Kung nakikita nyo, meron pa rin sikat ng araw. Pero hindi na ganun kainit. Meron pa rin naman, nagbabounce yung sikat ng araw, pero hindi na siya masakit sa balat. Yun yung gusto ko, kasi pwede na akong mag-short talaga dito. And ang gusto ko naman dito is, hindi siya nakakasilaw habang nagda-drive. Hindi na nakakunot yung noo ko habang nagmamaneho. At ayan
Ayan nga, so pagod na si Daddy. O ako na ang mag-outro para sa kanya. So again, for more shopping vlogs at tip-tip, pati na rin mga car accessories, subscribe na sa aming YouTube channel at i-click nyo ang bell icon para lagi kayong updated sa mga bago naming videos. At if sa tingin nyo naman na helpful itong video na ito, huwag kayong manghinayang na i-like and comment below na rin for requests and suggestions. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok at Team All Good Vlogs. So again, thank you so much for watching. We love you!